This is Gisha Cyril and welcome back to my channel. Today, magte-taste test tayo. Meron ko mga biniling ramen galing Korea. Actually guys, last month ko pa yata ito in-order, ngayon lang dumating. Itong Or ramen, tapos itong Jajang ramen, at itong Jin ramen mild. 45 pesos so guys, itong mga to. Ang isa. So yan, kumuha lang ako ng tatlo kasi gusto ko lang naman silang itry kasi honestly, hindi pa ako nakaka try kumain ng mga Korean ramen. Kaya iti-taste test natin sila. Papasa ba sila sa panlasa ko? If magugustuhan ko ba itong mga to? Alapat maanghang. Kaya guys, ayan. Mild lang yung pinili ko kasi nga, bawal sa akin yung maanghang. So guys, ipiprepare ko muna itong mga to. So yun guys, nagpakulo na ako ng tubig para lutuan ang noodles. So yun, pinagbubuksan ko na sila. Ito yung laman ng Jin ramen. Ito yung gagamitin. Ito yung seasoning niya. Ito yung sa O ramen. Isang sachet lang ng seasoning. At ito yung sa Jajang ramen. Tatlo. Parang sauce yata ito. Ewan. Powder. Powder pala ito guys. Powder lang to. Tapos ito parang gulay. Ito. Mantika. Mantika ba? Tama. Oil. So guys, nagpapaboil pa ako ng tubig. Ayan. Niready ko lang to. So guys, ito yung mga Korean ramen na niluto ko kanina. Ito yung Otogi Jin ramen na mild. Ito yung Otogi Jajang ramen. Tapos, ito naman yung O ramen. So guys, titikman natin sila isa-isa. If masarap ba. If papasa ba sila sa panlasa ko. Kasi, yun nga. Ito ang sabi ko kanina, hindi pa ako nakakatikim ng mga Korean ramen. Kaya, curious ako sa lasa nila. Unahin natin tong si O ramen. Yung dami ng noodles ito guys, medyo parang medyo marami compare sa noodles natin dito sa Pilipinas. Ayan, tikman na natin. Medyo spicy siya, guys. Tapos yung noodles niya, parang mas matataba kaysa sa mga noodles natin dito sa Pinas. Tsaka, mas chewy. Yung anghang niya, kaya ko pa namang tiisin. Tapos tikman natin guys yung sabaw niya. Ang anghang. Gumuguit sa lalamunan ko. Actually guys, yung lasa nito is parang kahawig lang ng lakimi na chicken flavor. Yun nga lang manghang. Yung lasa niya. Yeah, medyo spicy guys. Tubig muna tayo. Water break. So next natin titikman itong si Jin ramen. Mm.
ito yung tsura ni Jin Ramen, guys. Parang medyo natuyo siya. Parang inabsorb ng noodles yung sabaw niya. So, tikman natin yung kanyang sabaw. Yung kulay ng sabaw ng O Ramen at saka ng Jin Ramen, guys, is parang pareha lang ng color. Medyo spicy rin siya, guys, itong si Jin Ramen. Pero, mas maanghang si O Ramen compared dito kay Jin Ramen. Tsaka mas gusto ko yung flavor niya kaysa doon kay O Ramen. Kasi si O Ramen parang common yung flavor niya na parang chicken flavor ng noodles. Ito, kakaiba yung lasa niya. Masarap yung sabaw. So yun guys, tikman naman natin itong noodles ni Jin Ramen. Katulad ng noodles ni O Ramen, medyo chewy din yung noodles nito. Masarap. Ito pala guys, kapag pinipair nyo, magpapaboil muna kayo ng water. Tapos, pagka nagboil na, isabay nyo na yung noodles at saka dried veggies. Kasi meron siyang kasamang dried veggies. Masarap tong si Jin Ramen, guys. Si Jin Ramen, guys, ay may dalawang klase. Meron yung spicy at saka yung mild. So, ang pinili ko is yung mild. Kasi nga, bawat sa akin yung spicy. So yun guys, ang next naman nating titikman is itong si Nujang Ramen. Ito guys. Wait lang, water break muna tayo. So yun guys, iba yung kulay niya. As you can see, take it. Kapag pinipay niyo siya. Pagkatapos niyong magpa-boil ng tubig, isabay niyo yung noodles at saka yung dried veggies niya kasi meron din siyang kasamang dried veggies. Tapos, i-drain niyo yung water. Kasi siyang i-drain, ilagay niyo na rin yung oil kasi tatlong pack yung kasama doon. Yung oil, tapos yung kanyang powder, yung parang kulay brown. Yun yung nagpapakulay dito. Para siyang pancit canton, ganun. Pero yan, iba nga lang yung kulay. Kulay brown. Yun guys, tikman na natin. Yung set nito guys, is parang kaamoy niya yung ginamit kong bean paste nung nagluto ako ng Korean dish. Kaamoy niya.
natin, guys. Tikman na natin. Ayan guys, kalasa niyo yung soybean paste. Masarap siguro ito guys na pag nilagyan ng calamansi. Parang mas bet ko siyang lagyan ng calamansi. Alam mo, parang nangingibabaw pa rin sa akin yung pagiging Pinoy. So, syempre, di ba? Korean, ano to? Korean ramen. Ayan guys, hindi naman siya spicy itong jjang ramen. Tapos na tayo sa taste test itong mga tatlong ramen na to. Sa kanilang tatlo, ang pinaka nagustuhan ko is itong Shijin ramen. Masarap siya. Gusto ko yun. Gusto ko yung lasa ng sabaw niya. And lahat naman sila, pare-pareha lang ng klase ng noodles na chewy, medyo makapal. Hindi. Pare-pareha lang naman sila ng klase ng noodles na medyo makapal. So, yun, nagkakatalo na lang sa lasa, sa seasoning nila. Para sa akin, mas masarap yung gin kasi kakaiba yung taste ng sabaw niya. Si Jjang ramen, okay naman. Sarap naman siya guys, pero parang naninibago pa ako sa lasa niya. Hindi pa ako sanay. So, yun ang yung magsabi ko about sa taste test ng mga Korean ramen na to, guys. Sana nagustuhan yung video na to. Please like and subscribe sa channel ko. Thank you for watching, and see you in my next vlog.